Meron po mga pinauwi na malabing isa yata from Aklan. Ibig sabihin, negative na po sila. Ibig sabihin, safe na po sila na maglumabas, makisalubuhan sa ibang tao kahit sila ay nasa loob ng teritoryo natin o bumalik pa ng China. Hindi na kailangan nila mag-self-quarantine pa ulit. No more. Hindi na. Pero siyempre, kinakailangan pa rin nila mag-iingat. Hindi naman pwede. So, halimbawa, kakagaling mo ng sakit, magpupuyat ka na, mag-abutuhin mo ang katawan mo. So, maraming mga pag-iingat. Yung personal hygiene, talagang kailangan pinapag-iingat natin yan. Talagang may taklay na protection laban sa mga sakit na hindi lang sakit patungkol sa coronavirus, kundi pati na rin sa mga Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus pneumoniae, so maraming mga sakit na influenza virus. Dami. Kaya ang kabutihan lang sa nangyayari siguro ngayon, ay mas mabasa sa kamalayan ng mga tao yung personal na kalinisan. At bandang uli ay baka naman bumaba ang mga kaso ng pneumonia sa Pilipinas dahil sa mga pag-iingat na mataas na sa kamalayan ng mga tao at hopefully sinusunod nila yung ating mga abiso patungkol sa paghugas ng kamay. No? Ang tama at ang pagmamalakas ng resistensya. Naalala ko kasi nung AH1N1 pandemic of 2009, ganun din din ang ginagawa namin noon na talagang yung hand-washing, yung reminders na walang tigil, parang nagkaroon ng report doon na bumaba ang tutuwan sa ilmet noong mga panahon na yun. So, yun na hanggang pwedeng kabutihan at itinutulog sa kapatulian. Mahirap na. Sir, doon sa 31 pa na binabantayan natin na PUI, meron bang malala ang kondisyon doon? O ang inabangan na lang natin yung hinihintay yung kanilang test, hindi po ba yung resulta ng test? Doon sa indikasyon sa pinapakita po nila, may pa nga mas seryoso po ba yung lagay? Hindi ko masabi dahil wala ako doon sa mga ospital. Kasi yung binabantayan ko yung kanilang test result. Pero kung meron na, halimbawa meron na, ay at least available sila na ang kanilang mga tutugol sa kanilang karamdaman ay nakahanda, hindi nang mahalaga sa lahat. Okay. Secretary, i-re-recommend daw po ng Department of Health na yung diplomat ba sa China, kailan po i-re-recommend ito sa Presidente o sa kinaukulang cluster ng Gabinete? I-implement na yan. Pero yung kabuuan po na hindi naman po kabuuan ng China? Ay, palagay ko, buong sa depende. So, bilang ng kanilang NCOV infection. Okay. Pero, tinitingnan pa nga ng WHO yan kung ano ang threshold para sabihin mo na kasama na sa PAN. Kasama na sa PAN. God bless you, Secretary. Yeah, nanginig ko pa rin. Okay. Kailangan ba natin ugaliin palagi, Sekretary, halimbawa, pagpupunta ka
lugar. Kailan ba natin talaga nagpa-face mask na? Hindi yung dahil friend of friend? Actually, magpa-face mask ako ikaw mismo. Ako po si Paul. Oo. Yun lang. Pero pagka wala naman, hindi kailangan. At kayaan na natin na bigyan prioridad ang mga personal protective equipment para sa mga health workers. Oo. Kasi na talaga ang umaharap sa mga may sakit. Okay. Di ba? So, huwag na tayong tumaglag sa problema ng shortage ng mga mask. Dahil, alam mo, may global shortage ng mask ngayon. Lungsod lang yung Australia at dami nilang bushfires na ang talagang panahon ay patuloy, paalbukin na natin. At siguro din natin na ang mga taong mga umaharap sa mga may sakit, iba yung ma-prioritize sa mga personal protective equipment. Alright, Secretary, lang din na lang dito. Isa na lang po, meron lang po nagtanong eh. Paano daw po ba talaga ang tamang paggamit ng face mask? Meron po akong face mask dito eh, yung surgical mask na may blue. Okay, po, you know, dapat na sa lakas, pero yung face, nakaturi sa mga parang maliit na alambre sa taas. Okay. Kapain mo, may parang may alambre sa taas na mahaba. Balik sa din kaya kapasuso yung alambre sa nasa baba, ito yung alambre sa taas, tapos ipisir mo sa forma ng ilong mo. Tapos, ihihilangin po bababa para tatop yung baba. Oo, siyempre. Kailangan sila ito hanggang sa baba. Sa top na po ito, Secretary, para protektahan kami, hindi na kailangan na mas makapal pa na face mask. Eh, may nakita nga ako, sampo nila kayo. Sabi mo, buti buhay pa. Makahinga pa, ano? Pero, halimbawa po, napakuni, okay lang na tatlo? Mali yun eh. Wala. Kahirapan mo sarili mo dahil yung oxygen na papasok sa'yo, eh, kinoprovide mo din. Oo, nasasakal sa loob ng iyong face mask yung carbon dioxide na dapat inilalabas mo. Eh, tapos... Hindi yun. Dahil kung mas wala natin yan, mas masikip. Huwag ang gagawin mo, i-adjust mo lang yan sa mga parang matuloy yung kayo. So, nagpapasok pa lang na mas mga sila. Ang pasyente niya naka-isolate.